birthday mo naman ngayon eh. Okay. May bypass. Maraming salamat. At ito na. Game 2 na ng Minana Evos versus TNC Pro Team. This time around, nasa blue side naman ang TNC. Red side para sa Minana Evos. Still, ang dami nating nakikita ang Assassin Bands. Oo, oh, kanina din. Parang ganito yung story, ano? Parang totoo yung sinabi kanina ni Wolf na dumating na rin tayo sa point na kailangan best of both worlds. Best of both. Kailangan marunong ka talaga mag-utility tsaka assassin. Hindi pwede malilimit ka talaga. At kasi, kapag isa kang player na, or jungler, na hindi sanay sa assassin tsaka sa utility, yung team mo din as a result, hindi rin masasanay. Kasi parang, hindi naman ikaw lang yung hindi sanay dun sa ganong klaseng playstyle. Pati yung team mo matadamay kasi hindi kayo nakakapag-practice. So, that's definitely something na kailangan i-fix ng mga teams. At so far naman si Ryzen as well as itong si Kaizen, pinapakita naman tayo na mataas na promise. Angela first ban daw, ito yung nakagulat. Matilda din, binan ng TNC kanina. Dun sa red side. So I wonder if that's also their choice this time. Oo, and D'Angela, ito yung notorious na talagang pangpalakas ng assassin. Yep. Yung mga hyper carry plus Angela. Yan ang madalas nating nakikita. And I think going back to season 12, isa rin ang Minana Evos sa mga komportabling maglabas ng Angela. Even when hindi pa siya sobrang sakto-sakto sa meta. I remember Lord JM playing the Benedetta with an Angela. No? Minana Evos ang una naglabas nun. Oh, sobrang confidence Spider-Miles sa mga ganong hero. Siguro probably din for TNC. Pinaforce nila dito si Spider-Miles na yung mga hindi, yung healing na papitik lang, hindi yung talagang sustain na continuous like the Rafaela kanina nung game number one. So probably ganun ulit yung strategy. And still consistent Minana Evos on the assassin. Bans, Joy, ay hindi na ba? Ano din? Oh. Wow. Hilda. Ito na yun. So instead na iban, naipick na lang ng TNC. Madaming mga marksman na ma-activate kapag may Matilda. That's always what we have to think about. Arlott, the priority para sa Minana. Maybe yung Novaria ulit. Oh, Novaria. But the Guinevere, the Guinevere is open para sa side ng TNC and also the Barats. Medyo ang daming kayang palakasin kasi ng Matilda na to eh. Yep. Nandun na yung combo ng Barats Matilda or Fledrin Matilda. But yeah, of course, yung Barats Matilda yun yung best option dito. At ganun din, parang hindi mahirap pag naglalaro ka ng Arlott na ganun na may mga immunity yung mga kapit, tapos meron pa pang ligtas dahil dun sa sundo ng isang Matilda. But that also means na pwedeng mag-carry ulit ang side ng TNC dito. Activated siya ulit. And carry, I think with all of the changes ay talagang napaka-okay pa rin in the current meta game. Last two picks para sa side ng TNC. Marami-rami na tayo nabanggit ng mga hero dito pero nakay Bentings pa rin ang bola kung ano nga ba ang kanilang kukunin. Pero hinihintay pa rin natin. Pero CC, bukas pa nga pala para sa XP lane. Sinabayan na rin ng Fredrin Jungle. So Fredrin Matilda that we're talking about sustain is key. Tapos para may frontlining power. Both CC tsaka ito si Fredrin. And yung maganda dito is pwede silang maging malalim dahil lang dun sa presence ng isang Matilda. Yun yung overall effect ng pagkakaroon kasi ng Matilda on the roam role. And Akai ang napili dito. Combo yan. Oh. Isa yun sa mga kakaibang Arlott na combo kung saan only second skill kapag natamaan ka ng heavy spin. Kasi continuous na ano yun, di ba? Oo, continuous na dash. Tapos sakto, meron pang slow. So parang mas madali para dito sa side ng Minana Evos. Ngayon naman, para dito sa TNC, parang more on dive yung kanilang gustong gawin. Tapos instant out. Parang yung concept nung Lilia na nagtatower, ano, tower zone. Mm-hmm. Tapos biglang mag-black shoes. Exactly. Pero yun na nga, banning face na muli para sa Minana Evos. Taking away the Nana. Isa sa mga pinaka nakakairitang mages na pwede mong makalaban hindi lamang dito sa MPL kundi sa bawat RG mo na rin. Shoutout sa lahat ng mga Nana users dyan. Sana sakto lang ang sarap ng ulam nyo mamayang gabi. Pero ang kinagandahan si Nana kasi for the longest time ay hindi naman siya nabibigyan ng spotlight. So ang storya dyan ay kung hindi sa inyo yung spotlight ngayon, malay nyo next time sa inyo ng spotlight. Wow. Kasi wow. Nana user, pinaringgan mo ako uwi. Sorry, ikaw pala yun. Hindi ko naman alam. Akala ko Lilia Paramis yung nilalaro mo eh. Valentina, picked up by Minana Evos. Mga pangsagot naman din doon sa Novaria. What if kumuha dito ang TNC na parang hard carry na the marksman, katulad ng mga Nathan, for example, o kaya Beatrix, ganun, para kay Yasuo. Kasi naalala ko si Yasuo, mahiling gumamit ng hero na yun. Or traditional na carry. Kasi parang nakikita ko dito yung TNC, pwede pa rin mag-pick up ng Faramis
isipin mo yung sustain na mayroon sila kapag tinuloy nila yung composition na yun. And I think Diggy is still an option as well kung gusto nila talagang dagdagan pa na wala na talagang magagawa na crowd control sa kanila. At ang dami pa nga talagang open dito para sa side ng Minana Evos. Kaya naman ang magiging huling band dito ay Harith, isa sa mga sumisikat na Goldtainers ngayon. Yep. This tells us na gusto ulit mag-carry ng TNC. Yan yung pangsagot dyan. Nakita naman natin, binandin nila yung Harith na yan. So, nanakawin agad ng Minana Evos. Grabe. Which, you know, honestly, pwede sila yung pwede bumalik doon sa Clint. So, hard carry pa rin. Baliktad pa rin. Baliktad. And then, yung Farami sa sinasabi natin na ayaw din katapat na isang carry. Carry wants to burst people down and then presence nung Farami's ultimate, the Nether Realm, ay malaking bagay. Yeah, the Nathan as well na nabanggit mo kanina, Wolf is still open to take for TNC Pro Team. And kung sasabayan ito ng Faramis na nabanggit mo, ay talagang mahihirapang makahanap ng kills ang Minana Evos with that Nether Realm. Chantel, ano pang basa mo dito? Feeling ko maganda talaga yung Faramis sa TNC para regardless. Di ba, gusto mo pang dive? Pwede mong gamitin. Usually naman yung Nether Realm, hindi lang siya yung pang instant na pagka team fight na pang maramihan. Pwede mo siyang gamitin pang secure ng kill sa other lanes pag early game. Ay, sana! Vex. Open pala si Idol. Oo nga pala, Vex. Sana. Kailangan ng dive ng Minana. Either Yuzong o kaya nakikita natin Lapu-Lapu. Although may Arlott na sila, baka hindi maging enough yung dive na yun. Siyempre, kailangan din ng isang frontliner for the team. Meron naman na silang Akai. So, maybe another tank hero like Tigreal siguro. Para sa Minana Evos, may konting sustain din. Or baka balik sila dun sa Rafaela. Na ganun din naman yung idea, pang frontline. That could be the option. And kung titignan natin ang statline mula kay Vexana, no, pre-rework ay 5 times lamang nagamit. So kung may Rise of the Dead ang TNC, may Back from the Dead naman ang Vexana na talagang sumikat after the rework. But as you guys said, the Rafaela locked in for Minana Evos, which means confirmed na Jungle Akai ang makikita natin sa side ng Minana. Spider Miles special ang mga utility heroes at babalik pa rin sila doon. Ang malaking benefit ito syempre doon sa mga burst at pang-check din ng mga bush. Ang problema, sinabi natin sa side ng Minana Evos, kulang sila ng dive. Arlott might not be enough unless may malupit na naman tayo makitang ulti mula kay Kirk with Flicker tsaka Final Slash. Pero ang dami kasing nandun sa may likod. You still have that Vexana pati yung Bruno na nagdi-deal ng poke damage, nuke damage. And then yung Matilda pang ligtas. Oo, parang ang hirap din talaga manghuli kapag may Matilda. And I do think that right now in the current meta game, Matilda is still, if not for the Minotaur, no, parang isa siya sa mga pinaka, I would say, potent na roamers entering game number 2. And speaking of game number 2, parang parehas din na yung teams natin ay magkaroon ng mabilis na place. So, interesting kung paano magiging initial rotation ng mga XP laners coming into the turtle objective. Oh, yung turtle talaga, first turtle, around that XP lane, napaka-importante na level 4 ang ating mga XP laners dahil impactful ang kanilang mga ultimate. And this time around, the CC versus, I think, the Arlott, hindi kasing impactful ng Final Slash yung Yo-Yo Blitz eh. Just comparing, no? Pero kung 1v1 at pataganan lang, nako, nandiyan talaga ang staying power na CC. And then, yung mga outplays. And by the way, binabati ko pala si nanonood ngayon si Iwa Motors mula sa Tanya Markova. Shoutout sa'yo, boss. Uy, wow. Ay, shoutout mga boss. Ayun na. Ayun na nga. Ito na yung sinasabi natin na mga early game palang Curse Blast for Hatred during that moment. Ramdam mo na ang sakit ng isang Vexana. So, isa siya sa mga pwedeng possible na target later on ni Kirk from Minana Evos. Kasi parang, di ba, ang hirap. Yung dash kasi ng Arlott, hindi naman minsan tatamaan ng Deadly Craft. Oo, tsaka yung overall composition dito ng Minana Evos ay napakabilis na naman umikot dahil nga sa Rafaela. And I do think that Spider Miles holding this Rafaela, ito talaga yung totoong comfort pick niya. I think most of the Spider Miles games na pinanood natin, talagang Rafa gods. Kumbaga kung si Venus ay Estes, si Spider Miles ay Rafaela. At yung maganda kasi dun sa Rafaela ngayon sa meta natin, may focus talaga sa mga marksman. Alam naman natin isang
enabler, I guess, is the word that I'm looking for para sa mga marksman ngayon. Mm-hmm. And ngayon, kailangan na ma-enable ng XP lane ang kanilang mga junglers with the upcoming turtle. Level 3 pa rin si Heads at si Kirk, pero si Kaizen ay nagmamasid na sa may bandang Gedli. The same could be said for Ryzen. This might just be a 2v2 na maaga-aga. Nagkakaramdaman dito yung mga supposedly pang setup na play, pero si Kirk naiwan doon. May bleed na mag-dash siya. Buhay pa rin habang si Kaizen ay gagamitin na agad yung heavy spin. Wow! Si Heads, makakatakas. Buhay pa rin si Kirk. Pero nga natin naman doon ang ultimate, pero yung damage ay not pa enough para makasecure ng kill against them at pwedeng dumiretso ngayon sa turtle objective dahil nga naman yung ultimate ni Kaizen ay nagamit na. Yep. The okay. Fact na may sustain nga kasi dito sila Heads, kaya pa nila bumalik dun sa may door. And look at that poke coming out from Hatred. Binabalik ng TNC yung ginagawa sa kanila kanina. Oo, and TNC securing the first turtle of the game after a great play in the XP lane. Kumbaga, pinoproblema natin yung final slash, edi pauwiin muna natin yung may final slash before we get that turtle. TNC once again securing an early game lead. Oo, talagang nakuha na ng TNC yung kanilang sabihin na natin tempo in terms of early game. Kailangan na lang dito is ma-maintain ulit yung kanilang play against Minana Evos. And for Ryzen and even Kaizen, later on, magmamatter na dito kung kailan mo gagamitin yung ultimate. Kanina for Kaizen, parang nahirapan siya dun sa turtle steal or turtle contest kasi walang heavy spin. Oo, and yung heavy spin, napakalaking tulong yan para sa side ng Minana, para sa side ng Minana Evos in boxing out while getting the retry as well. Ilang beses na tayo nakakita ng iniipit ng Akai yung jungle. Ito yung letera na parang binubrusko niya. Oh. Akin tong rebound na to. Akin tong retry na to. Ano? Ano? Okay, gagalaw ka? Di ba ganun talaga yung concept? Kung Tagalog lang po ang voice over ni Akai, ganun po sinasabi niya habang nag-heavy spin. Ano? Nalilito kaya to sa akin eh. Parang yung Akai, napakabait nung mga boses to. Parang gusto lang niyang kumain. Yun lang yung sinasabi niya. Pero siguro nga sa Tagalog dub ganun. Oh, ganun nagbago na ng mga ng personality. Eh, alam mo naman, kapag may mga anime ginagawang Tagalog dub, minsan nga binabago yung pangalan eh. Oo, diba? Tama. Parang Anita Maxine lang yan. This is my alter ego. Tama. Mapagano na lang tayo, pero Minana Evos right now, nararamdaman nila ang early game lead ng TNC Pro Team at naparetry pa nga doon si Ryzen. Naagaw naman niya mula kay Kaizen. Oh, ang kinagandahan naman mo para kay Kaizen is that yung purple buff ay sure na mas ma-secure niya. So pwede mo guluhin din ang TNC para mag-try na pagamitin ng retry, pero hindi. Dahil meron na turtle in 8 seconds. So top lane naramdaman ni Yasuo. Sabi nga dalawa yun nandito sa top. Kailangan pa dumash. Kanina pa, no? Kanina pa talaga binibigyan si Yasuo sa top at Heads. Kaizen, ako! Ito, ginamit na rin ang Vengeance spell. Pero nga lang, first blood mo pati ni Kirk. Pero tatong players ng TNC, yan nandito sa bottom lane. Dumaan na rin si Lancy. Kaizen dito, ay, mabibigyan pa nga. Yata nagkaroon ng shield. Pero nagamit rin. Wow! Buhay mo rin! Sabi oh no! Na Evos, and Hatred is gonna be down. Maka mabaliktad pa nga yata si Kirk. Makakasalubong doon. Merong shield. Minayon. Oh. Minayon. Malaking Minayon. Pero nandito na rin sa baba sa 2v1. Kirk and Nomad. At ang killing spree pa nga ang Game 1 MVP. Saktong-sakto yung dating ni Spider Milestone. Oh, naramdaman niya eh. Yung spider senses niya. Biglang na-activate yung moment na yun. Kaya naman Minana Evos ang makasecure ng turtle. Just the right amount of sustain mula doon kay Spider Miles, pati na rin yung pag-out ni Kaizen. May extra shields din kasi bawat galaw mo as the Akai. Kaya naman kinapos ng damage at na-expose yung backlines ng TNC. Yung front to back nila, kailangan nilang i-take advantage. At si Kaizen, grabe, nagpaikot agad. Grabe yun! Wala nang nagawa pa, pero mukhang may gante ang TNC. Naramdaman nila, si Hatred dito hinahabol, si Kirk. Sinomad na doon sa iba na Getty. Pero si Kirk, nakita natin ito kanina, magkakaroon ng final slash. Pero shutdown na para ito kay Hatred habang si Kaizen. Unti-unting hinahabol dito ni Nomad at ni Ryzen. Pero mukhang makakatakas pa rin kasi kulang sa mag... Hindi yata bibigyan. So kung napakakunat, pero sabi ni Hatred, I have the burst! Gitnang gitna pa talaga yung Appraiser's Wrath and now Minana Evos. Mukhang napasobra lang ng slight ng pagstay doon sa baba. Yeah. Definitely an overextension mula doon sa Minana Evos.
nakakuha sila ng isang kill kay Heads na dalawang beses na lang napatumba. Kaso, dalawang kills din yung kanilang naibigay at death pa yon kay Kazen. Ayaw mo kasi ba, malulugi ka sa levels kapag ganun. However, lamang na lamang pa naman ang Minana Evos. In fact, yung lahat ng pressure na napunta dun sa may bottom lane, ang nangyaring resulta is nakapag-farm ng tahimik at mapayapa si Domeng. Paldo na naman. 5K ngayon, 1,000 ahead of his competition. At napakaganda na nakuha agad niya ang kanyang golden staff dahil ang laking power spike niyan para sa carry. Now, Minana Evos holding almost a 2K gold lead para sa side nila. Ito na ata yung oras para i-secure ng mas maaga ang objective na Turtle. Pero nasa kabilang side pa sila ng mapa. Oo, ito na yung sinasabi natin na pwede silang mag-5-man objective. Ika nga para dito sa ating players ng Minana Evos. Now, for TNC, maganda rin yung line. Alam mo yung offensive na more on offense-centric rather na type of hero composition. Eh, nagamit na rin dito yung Circling Eagle. Aray! Nagulat na naman tayo para mal-badminton play. Ang pinakita dito ni Craig. Wow! Mayroon pang serve na ginawa doon sa ilalim ng tore habang nagamit na rin yung Eternal Guard. Ibig sabihin, Minana Evos, walang panggulo doon sa pag-concentrate ng objective. Si Yasuo pa, kamutikan na rin habang si Casey dito makawala ng buhay. Wow! Pero look at that sustain from Spider Miles. Kaya naman TNC, sila pa rin ang makakasecure ng Turtle. Initially, napakaganda na ng engage mula sa Minana Evos. Pero paano nga ba na secure ng TNC ang Turtle na yon? Started dun sa pag-bait nila sa Minana Evos na mag-overcommit. Pero mukhang si Domeng yung target nila dito. Ay, naku po si Nomad. Nomad is an island. Nakakita siya at sinamahan siya ng mga players ng Minana Evos. Nag-iisa naman nga ba, island. At binadminton play na ni Kirk. Now, 4-1-1. Yep. Pero dahil nagro-roam na ng madalas si Kirk, nakatore naman si Head sa baba. Nakakita natin yung play dun sa mid, then si Nomad gumamit ng flicker para itas yung sarili niya, pati si Hatred dahil nadamay na rin. Uy, si Ryzen dito, mahuli nila, pero nakita natin, nandun na yung damage from Minana Evos, pero ang daming mga skills na nagamit, si Heads na yu. Pero aalis na muna sila doon against Minana Evos. Mukhang napapadalas ang scroll mo sa TikTok, Chandel, yun yung official song ni CC. Nag-stream kasi siya. Pansin ninyo, ano yan eh, parang naisulat. Nung nilabas si Sisi, nasakto yung yu. Tapos may nag-e-edit na yu. Tapos bukod pa dyan, yung mga team song. Paborito ko yung kay Granger eh. Yung ano, bibigyan ng discount. Yun yung, kaso ang tagal nating makakita ng Granger dito eh. Mababa ang chance, hindi pa tayo nakakita talaga ng Granger. TNC, Luke Eagles ngayon ng 3,000 at ganun din sa levels. Mas importante sa ngayon yung levels para dito kaya Ryzen. So, they definitely need to get kills. Uy, oh no! Grabe. Speaking of kills, si Kirk yata ang una nilang mapapatay para nailaglag na doon ang Appraiser's Wrath. Kirk is down at saktong-sakto doon yung pagkakapasok ni Nomad with that Circling Eagle habang si Kazen nagpubok lang pala ng tore doon sa may middle lane. Ang ganda ng chain crowd control na pinapakita ng TNC dito. Ito yung hinihintay nilang matapos yung full duration para hindi na talaga makagalaw si Kirk dahil nakita naman natin ang kapasidad ni Kirk, especially on this Arlott. Kahit low HP na, bawal mo maliitin. However, yung macro ng Minana Evos ang tahimik lang pero nakapag-split push sila. Kunwari itong mid lane, nung nagkaroon na clash nun sa may bandang crab, ang ginawa ni Kazen was to actually pressure the mid lane. And then top lane, nandun si Novaria at naipit pa nila si Ryzen. Naku, sakto po sa tabi ng Lord, nakuha dito si Ryzen. E di, Minana Evos. Ito na yung perfect time para sa kanila na kumuha ng Lord objective habang si Nomad doon ay kamuntikan pa dahil nangalahati ang kanyang buhay. Hatred nakatago. Nag-aabang ng pwedeng makuha against the players of Minana Evos. Oh! Ginamit nito ng first kill. Pero si Asuo dito makakakuha ng kill. Double kill na para sa kanya. Flicker out para kay Nomad. Kalahati yung Lord mare-reset. Okay. At magkiklear na lang muna ng minion wave dito ang mga players ng TNC. Kazen with the great play pero may counter set na nagmula dito kay Hatred. Kaya naman TNC ngayon ang magsisimula ng ating first lord of the game. Great patience play mula dun sa kay Hatred. Ang ginawa ng Minana Evos, ginamit nila yung Astral Echo. However, sinabayan nila yung paglalakad ng Echoes which means na hindi talaga nila alam na nandun si Hatred. Then, Hatred with the play as we saw kasi parang doon lang, nung pagkaspat ni Spider-Man sa kanya, gamit yung skill pang-scout ng isang Rafaela, doon lang nagparandam si Hatred. Oh, Lancy, hinabol sa kabilang galaxy, pero makakatakas naman pala.
Pinakabalang tayo. Naramdaman niya rin eh. Sabi niya, calculated makakatakas. Pero may kita natin ngayon, for TNC, parang nagiging sagot nila doon sa Fugak Play na ginagawa ng Minana Evos is yung aggression. Talagang kung sino pwedeng bigyan, binibigyan na nila agad. Ayun o, napakagandang ultimate na nagmumula kay Hatred. Nakikitang-kita sa replay. Yun yung nagbigay sa kanila ng Lord. I would say, kumbaga, Lord na dapat ng Minana Evos, but because of that play, ay napunta pa sa kanila. Exactly. This time around, mukhang magbabalik ang ating goal to just 1,000. Oh, napaganda paghabol dito para sa TNC. Para mabilis naman na madedepensahan na Minana Evos yung Lord. Pero yung timing dito ng skills pala, yung talagang kita-kita natin na nag-e-excel for TNC. Na kailangan naman makounter na Minana Evos coming to this game. Ginamit na ang Astral Echo. So marireveal ko nasaan si Yasuo. Tatabahan pa doon ng Astral Recall. Kaya naman aalis mga players ng TNC. Tapos si Heads nandun sa may top lane. Oo. Sisira pala ng Tore. At napakabilis din mag-push niyang CC kasi pwede yung yo-yo blitz sa Tore kapag mag-isa. Yes, pero pag yes, may tumabing hero doon, lilipat yung yo-yo. Mabilis na din. Nakakairitang mag-push pag yun. Pero pag mag-isa, wala talagang counter. And look at this. The damage dealt coming in from Hatred Wolf. Ito ba yung ma-expect natin coming in from a Vexana pick? Exactly. That's exactly what you're looking for sa Vexana kasi ang layo nung pwede mong paggamitan nung kanyang mga spells mo. Hindi kasi layo na isang Novaria for sure, pero kasi parang mas constant at sobrang baba ng cooldown. Kaya nga naman, pag meron ka mga dalawang mga Brusco sa harap or meron kang isang Matilda to save you, magiging confident kang gumamit ng isang Vexana. At ito talaga yung nasa meta natin yan. Ang sakit ng damage, meron kang knock-up na extra. Lumipan yung range ng iba niya mga spells. Hindi na ganun kalaking problema kasi malakas pa rin naman yung damage output mo. And looking at the Lord advantage, 1,000 lamang ang nakuha doon ng side ng TNC pero napaka-crucial niyan to put the lead, the gold lead of Minana Evos just back to 1K. Pero mukhang kumukuha na naman ng Tore ang Minana. Talagang nagmamadali sila in terms of pushing those waves. Oo, tsaka no, yung madali nila, okay, nandiyan na sila, kailangan natin umalis dito. Tapos wala na sila, balik na tayo dito. O nasa bottom lane ulit. Yung mga players ng Minana Evos. At look up Domeng, parang nakita na natin kanina, gagawin niya ulit. At makakabili pa nga ng dalawang item dito, ang dalawang players ng Minana Evos. Yeah. Sulit na sulit talaga yung movement speed ng Rafaela dito, no, Wolf? Yep, at lalo na rin yung parang anti-slow, di ba? May ganun pang factor yan. Ang Minana Evos just really taking a lot of space dito sa ating mapa na parang sila yung nag-go-control kung saan dapat tayo mag-clash. And yung sabi mo nga, di ba, TNC parang napapaisip, parang nilaban pa tayo. And just like in the previous game, ang pinapag-farm nila ngayon ay si Lancy dun sa may long lane. Interesting choice para sa side ng Minana Evos. Ito ata yung nakasanayan nilang gameplay. And for Minana Evos, pupul na nila ang Lord. Pero papunta pa rin ang TNC Pro Team. Alam naman siguro nila na sinisimula na ito ng Minana. But it is a 4v5 kung mag-GG na sila ngayon. At medyo delikado ang pwesto dito, Astral Echo on 4. Okay, nahanap ng mga players kung nasaan si Hatred. Si Hatred ang kanilang pinakaunang kailangan nakuhan. At kalahati na lang ang buhay dito ng Lord. Makakapasok ba mga players sa TNC? Pero Minana Evos, pinipigilan nila. Si Ryzen medyo na pala yun. Kaya si Kaysen dito ang makakakuha ng Lord. Nasaalis na lang muna sila. Kailangan na dumipensa. Pero ito, sabi ni Nomen, tsaka Yasuo, kailangan ko munang bumato ng ultimate ko. Disengage lang agad after securing that Luminous Lord and Minana Evos. Napaka-disiplinado nila maglaro. Ang ganda nung ginawa doon ni Lancy doon sa may mid lane kasi tumama nga sa apat, diba? Tapos napoke nila at na-confirm yun ng Minana Evos. Yung info na yun, nagbigay sa kanila ng signals na i-burst yung Lord. At syempre, dahil nakahanda na si Kaizen, nauna siya dun sa pwesto, nausog din yung pwesto ni Ryzen kasi out of the bush eh. So alam ko nasan din siya. That meant na yung Minana Evos, ang kailangan lang na gawin is i-burst yung Lord, tapos mag-ulti si Kaizen, ilayo yung Fredrin, okay na, retry sa kanila na. At wala pang battle spells na nagamit para sa side ng Minana Evos. All flickers available on this Luminous Lord push. All eyes on Kaizen and Kirk. Isang final slash ang pwedeng magbago nito. Grabe, magbito si Lancy nung ano niya, nung Astral Echo. Parang hindi mo malalaman kung saan magagaling. Look at the Ryzen! Hindi pa natin tapos yung sentence natin. Napatay na siya dito ng player ng Minana Evos. At kita natin ngayon, Lord, yung kailangan defensahan. Habang si Kaysen dito, ginamit na rin ng Heavy Spin. Kailangan umuwi mga players dito ng TNC. Kailangan nila defensahan. Pero yung Tori na sa middle lane ay masisira na rin. Lahat ng mga interior turret ay nasira na. Habang si Heads dito, kulang yata sa damage. Tower lock, mga players ng Minana. Meron pa rin sa minion wave, pero din makakadefense pa. Hindi na! Dahil Minana Evos, unang pagkapanalo ngayong Season 13.
2-0 start para sa Maynana Evos. At kahit nakukuha ng DNC Pro Team ang early game, ay nababawi din ng Maynana Evos pagpasok ng late. Heartbreaking for TNC, but for Maynana Evos, kitang-kita ang kanilang saya. Ang dami din na nagsasabi na malupit yung pinapakita dito ni Mr. Domeng. But this time, ang talaga nag-step up si KZ at si Kirk. Masasabi ko, in this particular game, maganda ng combination nila. Yung mga maagang paggamit ng heavy spin para makaipit dun sa tore, nakakuha sila ng kill afterwards. And si Kirk, ang ganda ng pag-punish niya. Basta isang beses makita natin si Nomit na nagiging masyadong aggressive, pinapunish siya agad with final slash at nakakuha ng extra kills. Tsaka yung sinabi mong combo na yan ng mga players ng TNC, parang di ba nung una, nabigyan sila sa may bottom lane, hindi nila binitawan yung ganong lane. Rather, talagang inulit-ulit lang nila sa may bottom lane. So parang medyo na-restrict yung play dito ng TNC na, okay, sige, lagi nasa may bottom lane. Hindi na sila nakagawa ng counterplay, ayun pala. At kitang-kita naman ang show sportsmanship pa rin mula sa ating two teams. And for TNC Pro Team, I would say they really played well naman during the early parts of the entire series dahil kitang-kita ang kanilang napakagandang early game. Pero pagpasok ngayon dito sa ating late game, ay talagang nakalamang na ang Maynana Evos. Maynana Evos though, ang linis ng kanilang late game. Baswabe. Yung late game, tingin ko rin. Yung na-mention natin kanina sa dun sa mismo game as TNC takes about, yung macro na merong trades na nangyayari. Nakuha yung turtle lang sa TNC, pero yung ginawa nila, focus agad dun sa may gitna, tapos kumuha agad sila ng pushatore. Ang daming best nangyari yun, game 1 and game number 2. Macro mula sa Maynana Evos, ang laki ng improvements. At panigurado naman ay maraming makikwento sa atin ang Maynana Evos with that dahil nga naging maganda ang kanilang opener for Season 13 with a 2-0 victory. Maya-maya lamang ay makakarinig na tayo ng napakagandang sagutan or mga tanungan mula kay Mara Aquino and Hans. Antayin na lang natin na magsimula ang interview na yan. Evos! Hi guys, come on down! The first sweep of the season and the first 3 points pupunta sa Maynana Evos. The first win, first sweep, first 3 points para sa ating MPL Philippines Season 13. Congratulations! Kirk, it's so nice to finally interview you. You know, you've been in other teams before. I believe, di ba, nakasama ka sa RSG. At ngayon, we've been waiting for you to play when you were there. Pero ngayon, sa Maynana Evos, first game pa lang, nag-shine ka na. Ikaw pa ang ating MVP for game number 1. In-expect mo ba yun? Hindi po. Hindi mo talaga in-expect. So, tell us, ano ang pinagkaiba dito sa Maynana Evos na talagang nag-shine ka because all eyes were on you nung game number 1. Siguro po ano, medyan po ng pagkakataon mga laro. Kaya ginalingan ko talaga. May gigil ka ba kanina? Kinabahan ka ba? Konti lang po. So, paano mo in-overcome yung kaba mo kanina? Kinakabahan ka pa rin ba ngayon? Kasi lapit ako ng lapit. Punta ka ng punta dun eh. Anong nararamdaman mo ngayon? Kinakabahan tas masaya. Kinakabahan. Pero masaya, and you did a very good job. Let's give him a round of applause. On to my side naman. As you can see, we have Miles, Spider Miles, on this side of the corner. Miles, during the time na Season 12 was happening, it was a rocky start para sa inyo nung first half of the season. But now, not only did you get a sweep, nakakuha din kayo ng 3 puntos on route. Possibly or early para sa playoff contention. Paano kayo makakasiguro na yung nangyari nung Season 12 won't happen this Season 13? Focus kami every game nang dapat kasi every points matters talaga kasi last time nga kinulang kami. So ngayon, every game dapat may panalo talaga namin. I sense the urgency
coming in from Miles na every match really counts. Maraming salamat, Miles. I think I have to throw it over to Lancy this time around. Lancy! Really an admirable performance din. Gusto ko lang itanong yung matchup mo kontra kay Hatred ganina. Nagbabalik dito sa Pilipinas and started you off with a Gusho noong game number one. That was the last pick, di ba? Yun yung last pick nila. So, how did you match up against that hero? And ano yung mga adjustments na ginawa nyo knowing na hindi naman natin madalas nakikita yung Gusho in the MPL? Nga po, yung iyon up eh. Hindi ko alam paano ako pa-pesto doon kanina eh. Sa akin lang nakamata eh. Pero, salamat sa Diyos, nanalo pa din kami. They got the victory and they got a sweep. That means 3 points and momentum na dadalhin nila sa susunod next. Ito naman, kausapan natin ang kanilang leader, Kat Kazan. You are here, season 12. Na-interview ko kayo nung na-eliminate kayo and I felt your pain. And right now, season 13, you're off to a good start. Sweep ka agad. And Minana Ivos goes down in history as the first team to win this season 13. Ano nga ba ang pinagkaiba ngayon ng Minana Ivos? What can we expect from both, from all of you? Ang pinagkaiba po ko para last season is ngayong season talagang sobrang gigil po kami and gagawin talaga namin kahit sobrang hirap ng training, ilang set of scrims a day, talagang pupusuan namin and this season talaga bigay todo kami and mas all in. Magbigay ka naman ng mensahe sa lahat ng mga manonood natin at mga supporters nyo. Ayan, maraming salamat sa mga pumunta ngayon and sa mga fans ng Minana, thank you sa mga ano, and syempre, yun. All right, everybody, let's give him a big round of applause. You may now take your bow. And take your walk of victory. You move on to the front this time. You guys are victorious. Para sa tagumpay. Congratulations to Minana Ivos with that sweep. What an incredible start from them with a heartbreaking story from last season. This is how you start it off. And we're gonna break it down for you. So we're gonna go back to our casters. Paso. Maraming salamat, Hans and Amara. Nandito na tayo sa game number 2 kung saan na-secure ng Minana Ivos ang sweep. Kung 1 point na lang ang kulang last season, ngayon maaga na silang kumukuha ng puntos. Sobrang exciting, no? Kasi imagine dati, parang lagi natin sinasabi na parang round 2 ng regular season, pwede pang humabol. Pero kapag nakapag-stack ka kasi ng 3 points, tapos ang panghabol mo na lang is 1 point, medyo mahirap. Oo. Laking bagay talaga nung sa season. Actually, para gusto kong mag-calculate ko ano nga ba yung mga differences nyan from before. Pero, isa lang yung sobrang clear ngayon. Huwag nyo nang isipin yung numbers. Basta, kailangan manalo talaga sa series. No matter what, 2-1 man yan o 2-0, just aim for a win. Pinasimple na lang talaga this time. Mukha lang komplikado sa simula. Parang emblem system lang dati, di ba? Ang daming naguluhan. Pero habang tumagal, ay nag-gets na nila. Na simple lang. Mix and match lang yan ang pagpipili ng mga gusto mong ilagay. And this time, for our new point system ay simple lang. Kailangan mo lang talaga manalo para makakuha ng 3 points. And sadly for TNC, they did not win a game at all. And wala silang na-earn na points. But for Minana Ivos, solid 3 points. Ito yung at least hindi ka na malulungkot agad. Yung 1 point na kinulang nyo dati, ang simula ngayon, 3 points agad. Napakasaya nun para sa Minana. Ano bang tawag sa, di ba, hukbo? Ang tawag hukbo, ng fan base nila? Sa Minana, parang nakita ko din sa caption nila ng hukbo. I think yung Minana Ivos, saan sa TSC? Phoenix Army lang talaga. Oo, Phoenix Army. So, pare silang Army. Kasi ang Phoenix Army, laban sa hukbo. Pero ngayon, makikita na natin kung ano nga ba nangyari sa Game 2 analysis. Dahil lalabas na ang ating stats. Wolf, ano bang mapapansin natin in this Game 2 victory of Minana Ivos? Do you think that this is more of a solo performance na naman mula kay Kirk? Or was it an overall team performance? Overall team performance, 100%. Pero dito kasi talagang nagpakitang gila si Kirk. So, very impressive yung ginawa nila dun sa XP lane na survive niya yun against the CC. At the same time, maganda yung mga punish. There was even a time na parang preemptively ginamit niya yung Fire Slash. Natalo sila sa turtle fight dahil doon. Pero kasi may maganda rin namang ginagawa yung TNC.
And then, yung focus dun sa may bottom lane, kung saan nakakuha sila ng back-to-back na kills, kahit pa naging over-aggressive yun, ito yung over-aggressive na punish play nila, over, maganda pa rin. And sinasabi natin, yung every time na si Nomad ay ma-out of position, isang final slash mula kay Kirk na papunish nila. And yung final slash na yon, even towards the late game, humaharap talaga si Kirk para makahanap ng possible pickoffs. And look at this, Kazen with the crucial pickoff. No, nahanap niya ang jungler ng TNC Pro Team, pero napakaganda din ng counter set na nagmula dito kay Hatred. Overall, kahit hindi nakakuha ng puntos ng TNC Pro Team, I do think that this was a good show for them in this two-game series. Tsaka kita natin pala dito sa Minana Evos, parang kahit may mga instances na pwede na gamitin yung mga skills na parang inaatin yun yung perfect timing para on point. Yeah. Usually, pwede ka naman mag-force ng teamfight pero na-assess nila in a way na, okay, sige, medyo i-hold ko pa kahit mga isang segundo lang. Oh, yeah. Dahil ito yung magiging outcome pag later on ko pa siya gagamitin. With all the fairness yung TNC, meron tayong nakita malaking improvement sa kanila, which is yung pag-control ng early game. Mm-hmm. Game 1 and game 2, mataas talaga. But yung mas malaking improvement dito na nakakagulat din talaga na makita in reality is Minana Evos. And by the way, ang daming mga teams at mga coaches even, kahit si Coach Ponchan, di ba dun sa kanyang ginawang tier list, ay tinagay niya sa mataas yung Minana Evos. Yes. And this is probably why. Nakita natin yung mid-game improvements, pati yung overall macro ng Minana Evos. Game 1, nakakuha ng Lord ng TNC. Ang ginawa ni Domain, nag-push dun sa may mid and then going to the bottom lane unpunished, nakapag-farm. Game 2, almost the same. Kapag yung TNC kumukuha ng turtle, si Kazen nasa gitna, nandun sa isolated lane either si Domain o kaya naman si Lancey to get the farm that they needed. Kaya naman yung Minana Evos dito, malaki yung disparity ng mga farm. For example, Hatred, di ba? Sobrang ganda na pinakita niya dito as the Vexana, pero pag kinumpara natin yung farm ni Lancey, 4K ahead. There was even a time na 2K ahead itong si Lancey dun sa game mismo nung hindi pa natatapos kasi nga nakakapag-farm siya dun sa Gidley. So it was the macro na binago ng side ng Minana Evos. Wag po kayo malito dun sa mga pangalan sa taas at kaya naman sila yung nanalo eventually. Oo, at nakakaiba talaga ang pinakita dito ni Lancey din with the Astral Echoes. As far as I know, parang napakabilang lamang ng mga tumatama sa isa o dalawa. Usually, it's around 3 to 4 members ang natatamaan with the Astral Echo. At ngayon din lang ako nakakita ng Novaria na humihiwalay. Oh. And usually, nagtatago to sa likod. Pero ito, flank positioning na Novaria. Tsaka sumakto pala, no? Kasi sinasabi natin dati, di ba nasanay nga tayo na nasa midline lang yung Novaria, na pagdating sa late game, tsaka siya magbo-boom, tsaka magsaspike yung damage. So, ganda nga nung ginawa ng Minana Evos. Ako, hindi ko may isip yun kasi hindi ako pro player. But yeah, jokes aside, ang ganda nung pero parang itweak mo lang ng konti, pero gagawin na natin yun ngayon, yung mga nanonood ngayon. Oh. Grabe, dami natin natutunan. Maganda. Maganda ang pinakita ganun, dalawang teams natin. Kahit pa ito ay 2-0, there's definitely a lot of improvements on the side of TNC. Yun nga lang, yung sa Minana Evos, parang, ewan ko pa, nag-hyperbolic time chamber ata sila. Oh. Kaya naman, malaking improvement.